Kapamilya, Setyembre na. Pwede nang lumabas pinaka-inaabangang singer at songwriter tuwing Pasko. Pero bago po yan, alamin muna natin mula kay Migs Bustos kung bakit nga ba ganito pa kalamang kaaga ramdam na ang Pasko sa Pilipinas. Ate B, narinig nyo na ba ang paborito nyong Christmas song kanina? Iyan na kasi ang hudyat ng Bermats. At dito sa Pilipinas, ang ibig sabihin niyan ay nagsimula na rin ang pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Whenever I see girls and boys... Oops! Sandali lang. September 1 pa lang. Pasko na ba talaga? Oo naman. At ayon sa isang sociologist, may kinalaman ang mahabang selebrasyon ng Pasko sa kagustuhan ng mga Pilipino na maging magkakabuklod. Generally speaking, Filipinos are very traditional. Pag traditional society ka, you tend to be more, we are united, we are connected together through commonalities. Meaning we value common things. Christmas, the birth month for the Philippines, it's organic. It's a result of us. Like I said kanina, it's just a matter of us wanting togetherness, being connected. It's just our need, Filipinos, to want to celebrate things, want to be, but to be more specific, want to be with other people. Kaya naman, pagtungtong pa lang ng September, unti-unti nang pinaiilawan ng mga parol. Itinatayo ang mga Christmas tree, at higit sa lahat, maririnig na ang paboritong Christmas song. That's why we like the music. It's not because we like the Christmas music. We just like the music because it's about coming together. And look at it this way. We love coming together, and part of coming together is enjoying the music. Bata pa lang, being Filipinos, we're already being told, we're already being socialized to, you know, entertain, to be part of the group. And right. Music, dancing, entertainment, anything you can come up with, cooking, okay, anything that can be associated with social interaction, it's part of our values. That's why we love the music. At kapag sinabing Christmas songs, isa sa mga pinakatumatak sa mga Pilipino ang Christmas in Our Hearts ng nag-iisang Jose Marie Chan. Naalala ko, I prayed to the Holy Spirit. Sabi ko, please inspire me because a Christmas song has to be an important message. We were coming out of church. There was a young lady who gave chase. She knocked on my windshield. Tapos sabi niya, Mr. Chan, ako po si Rina Kanyisa. I'm a budding songwriter. It is my dream sana na one day pwede tayong collaborate. After a few back and forth, nabuo namin ang kanta. Ang title was Christmas in Our Hearts, which she was the one that thought of that. Kinulang na kami ng huling verse, ng the last verse. I was on my way to Pampanga, and then that's when the idea came to me. Let love, like that starlight on that first Christmas morn, lead us back to the manger where Christ the child was born. Wow! So nabuo namin yung kanta. And I presented it to the record producer. I believe that Christmas is truly in their hearts. Alam nyo ba na unang inakala ng record producer na hindi tatangkalikin ang Christmas in Our Hearts? Sabi niya, Joe, sorry ha, o pagdating sa radyo, baka ayaw tugtugin ng mga DJs. Masyadong Christian song. So, can you come up with a romantic Christmas song? And nabuo ko yung A Perfect Christmas. My idea of a perfect Christmas is to spend it with you. Nadinig niya, sabi niya, yan Joe, yan ang tutugtugin ng radyo. But to our surprise, alam mo anong kantang pinili ng mga radio stations? Yung Christmas in Our Hearts. Alam niyo ba na ang kanyang album na Christmas in Our Hearts ang highest selling OPM album? Ito rin ang tanging Triple Diamond Records selling OPM album. I think that it was the work of the Holy Spirit, Christmas in Our Hearts. It's 32 years old, but it continues to be sung by young and old people alike. And it's a blessing. I consider that a real blessing. Yeah.
Malaki man ang papel ng musika at katuwaan para sa mga Pinoy tuwing Pasko, pinakamahalaga pa rin para kay Jose Marie Chan ang pagdiriwang ng Pasko kasama ang pamilya. In every prayer and every song, the community unites, celebrating the birth of our Savior Jesus Christ. Let love like that starlight on that first Christmas morn lead us back to the manger where Christ the child was born. So come, let us rejoice. Come and sing a Christmas carol with one big joyful voice. Proclaim the name of the Lord. Oh, mauna na po kami dito sa TV Patrol na bumati sa inyo ng Merry Christmas, kapamilya. Ito po si Mix Bustos na nagtatanong kung alam nyo ba. Dahil ngayon, alam nyo na.